My God, I hate drugs. Libo-libong supporters ang bumuhos sa magkasabay na grand rally ng BBM Sara at Lenny Kiko tandem sa Iloilo. Ang BBM Sara meeting de avance ay ginanap sa Gimbal Football Field sa bayan ng Gimbal, Iloilo. Tinatayang nasa 160,000 ang mga taga-suporta mula sa iba't ibang probinsya sa Panay ang pumunta sa nasabing grand rally. Sa kanyang mensahe, muling ipinarating ni Presidential Frontrunner, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga mamamayan para makamit ng bansang totoong kaunlaran. Lahat po ng ating ginagawa, pinapaalala po natin sa taong bayan na ang pagkakaisa ay napakahalaga. At ito po ang magiging unang hakbang upang tayo ay makabalik. Samantala, mahigit sa 50,000 supporters naman ang nag-abang sa daan at sumama sa grand pasasalamat ni Vice President Lenny Robredo na isinagawa sa La Paz Plaza, Iloilo City. Sa kanyang mensahe, inamin ni Robredo na nagulat sana inorganisa ng Iloilo City Government ang nasabing grand rally dahil inakala niya na simpleng pasasalamat lang sa mga supporters na tumulong sa house-to-house campaign ang kanyang gagawin. Matapos ang programa sa La Paz ay kagad naman itong tumulak patungo sa Bacolod City. Si Vice President Lenny Robredo. Parang first time in history na nag-house-to-house ang para-presidente saka vice-presidente. Bakit po kailangan natin gawin ito? Kailangan po natin gawin dahil ang pinakakalaban natin ngayon, fake news saka kasinungalingan. Formal ng inendorso ng maimpluwensyang Iglesia ni Cristo ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte Carpio para sa pagkapangulo at vice-presidente. Inanunsyo ito sa Net 25, ang broadcast channel na pagmamay-ari ng naturang religious group. Bukod sa BBM Sara tandem, suportado rin ng INC sa pagkasenador sina Jejomar Binay, Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Guillermo Eliazar, Cheese Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar at Migs Zubiri. Nagpasalamat naman sina Marcos at Duterte Carpio sa pag-endorso ng kapatiran ng INC. Ang pagpili sa amin ni Apo Bongbong Marcos bilang mga kandidato na inyong sinusuportahan sa pagka-presidente at vice-presidente sa darating na halalan ay isang malaking karangalan na may kaakibat na hamong nakatuon sa aming kakayahang mapag-isa ang bansa. Mapagbuklod ang mga Pilipino at maitawid ang sambayanan sa krisis na dulot ng pandemya. Sisikapin po namin na ang tiwalang ipinagkaloob nyo sa aming tambalan ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa. Matatandaang noong Pebrero, isinagawa ang proclamation rally ng Unity Team sa Philippine Arena na pagmamay-ari ng INC. Gayunpaman, itinanggi noon ng kampo ni Marcos na nakuha na nila ang suporta ng grupo. Samantala, para sa kilalang political analyst na si Professor Ramon Casiple, hindi pa rin tiyak ang panalo ng BBM Sara tandem kahit na mamayagpag sa mga election survey at sila ang dinadala ng INC. Hindi naman ang Iglesia ni Cristo ang marami sa Pilipinas. Pero sa mga local candidates, ang tingin nila sa voting block ng INC is favorable for them, for the local candidates. Sa ilang lugar kung saan malaki yung agwat ng mga butante galing iglesia, mas aktibo ang mga simbahan katoliko ngayon sa pag-suporta ng mga kandidato. Sa datos hanggang noong 2015, may 2.6 million members ang INC na kilala sa block voting.
tila na ulit ang kasaysayan dahil noong 2016, Duterte Marcos din ang inendorso ng INC. Nanalo si Pangulong Duterte pero natalo si Marcos kay Vice President Lenny Robredo. 2010 nang suportahan ng grupo ang tandem ni Noynoy Aquino at Mar Rojas. Wagi si Aquino pero hindi pinalad si Rojas kay Jejomar Binay. Ako po ay bilang isang concerned citizen at isang botante, nagbigay po ako ng petisyon sa COMELEC dahil po may mga nakakarating na balita sa atin na si nating Vice Presidente Binay ay hindi na raw po nasa magandang kalagayan. Hindi ko sabihin nito, yung mga nakakausap ko po sa aking pag-iikot, sinasabi na si Vice President Binay ay hindi na raw po katulad nung dati. Gusto ko pong malaman ngayon, through COMELEC, kung may katotohanan nyo ba ito. So, linawin lang po natin, ma'am. Ito po yung petition for disqualification, po ba? Hindi, hindi po ito petition for disqualification. Gusto lang po nating gawin ng COMELEC yung kanyang mandato. Una, ang mandato ng COMELEC ay protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na bumoto. Pangalawa ay tukuyin din ang kakayanan ng isang kandidato. Ayon po sa konstitusyon, dapat ang isang senador ay marunong umasa at sumulat. Ang malalim na kahulugan nito ay dapat ang isang kandidato, ang senador ay naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, binabasa at sinusulat. At yun po yung gusto nating malaman from COMELEC kung si Senator Binay, si VP Binay ay kaya pa niyang gawin ito kung sakaling siya ay nahalal bilang senador. Mainit na pinag-uusapan ang pag-endorso ng Iglesia ni Cristo sa Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem. Kilala ang religious group dahil sa block voting o yung pagboto ng mga miyembro sa mga napiling kandidato ng kanilang liderato. May mahigit 2 milyong miyembro ang INC. Una nang nagpasalamat sina Marcos at Duterte sa endorsement. Pero sa Twitter, trending ang hashtag na kakampink. Ilang netizens kasi na nagpakilalang mga miyembro ng INC ang nagsabing susuportahan nila ang tandem nina Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Nirerespeto naman ang kampo ni Robredo ang desisyon ng INC. Well, in 2016, the same thing happened. They did not endorse VP Lenny and she still won the election. So it's something that it has happened before. We are used to being in this position and it's not something that we're overly concerned with. We respect their decision. It's their choice. Umaasa naman ang kampo ni Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto na magbago ang batayan ng INC sa pagpili ng i-endorso. Any endorsement from a group, ano, particularly yung mga malalaking grupo, siyempre most welcome kasi especially kung block voting, ano, tinatawag natin block voting. So talagang it also matters. But it is not the be all and end all of the election. Kasi marami rin namang na-endorse na hindi nanalo. Meron din namang hindi na-endorse na nanalo. In my case, all my senatorial runs, I was endorsed. Of course, I won. Ito yung second time, probably, kung hindi ako endorsed, ito yung second time na hindi ako endorsed na Iglesia. We can only wish that all the groups that are endorsing candidates will base it on track record and what they can do for the country, what they have done, and not base it on the surveys. Naniniwala ang kampo ni Manila Mayor Isko Moreno na ipapanalo siya ng silent majority o yung mga botanteng hindi bukas sa kanilang sinusuportahang kandidato. Yan ay sa kabila ng pagbaba ng mga numero ni Moreno sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nalaglag kasi sa 4th na pwesto si Moreno mula sa dating 3rd pwesto. I think on May 9, Mayor Isko will pull up a big surprise. So these things do happen and we feel that we have the silent majority on the ground that will surprise and give Mayor Isko come from behind victory. Sa iba pang balita, nangakong makikipagtulungan sa gobyerno ang gaming tycoon na si Atong Ang matapos ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang e-sabong. Chairman si Ang ng Pitmasters Live na nag-ooperate ng laro. Agad daw niyang ipinatigil ang operasyon kagabi
matapos ang pahayag ng Pangulo. Kami po sa Pitmaster ay sumusunod sa tawag na ating Pangulo at kusa kaming titigil ngayong gabi kahit wala pa ang kautusan ng PAGCOR. Kaya pinapaalam ko sa inyong lahat at sa ating mga master agent, operator ng mga OCBS, at ating mga kasamahan na breeders at sa mga tumatangkilik at nakikinabang sa industriya na ito na huwag mag-alala at mag-antay muna habang inaayos ang mga tamang pulisiya ukol dito. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR naman nangako ring ipatutupad ang utos ng Pangulo. Maglalabas daw ang ahensya ng formal na memorandum. Ayon pa sa PAGCOR, ihihinto na rin ang pangongolekta ng kita mula sa isabong. Ang PAGCOR ang nagbibigay ng lisensya sa operators. Ipinatigil ni Pangulong Duterte ang isabong dahil sa masamang epekto nito, kabilang na ang misteryosong pagkawala ng maraming sabongero. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Nasa panahon po tayo ng matinding krisis at pagbabago, ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya na likha ng pandemya, presyo ng mga bilihin na nagtataasan sa kabila ng kawalang hanap buhay ng maraming pamilya na pinaigting ng pagtatalo-talo at bangayan ng dahil sa umiinit na politika. Ang halalan sa Lunes ay isang sangandaan sa ating paglalakbay. Kaya dalawang bagay lang po ang hihilingin ko sa inyo. Una, sa gitna ng krisis ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Pangalawa, hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Kayunman, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at bumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkap ito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilian. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po tayo maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaang ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat. At huwag po nating kalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol ay nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balota.